Shoutout kay Jason Mendoza, kay Katsakino Ducusin at sa iba pa nating mga taga-subaybay. At ngayon, mukhang ang balita natin itong NLEX Road Warriors at itong Barangay Ginebra ay mayroong pinaplano na malaking trade. At ang nakikita natin dito na pwedeng gawin, dahil alam natin itong NLEX kapapalit lang ng coach itong si Jong Wichico, at gusto niya niyang gumawa ng paraan para mapalakas kaagad-agad yung kanyang lineup. At ang isang nakikita nila dyan ay makipag-trade dito sa Barangay Ginebra. I-offer nitong NLEX Road Warriors itong si Anthony Semerad, yung kanilang scorer, o di kaya ito si Richard Roger, isa dyan sa dalawa, para dito kay Jeremiah Gray at kay Sidney Onmubere. Ang tanong, bakit naman hihilingin yan nitong NLEX Road Warriors? Kung sakasakali kasi, ang mangyayari dito, i-offer ng NLEX itong si Anthony Semerad at yung kanilang second round pick dito sa Ginebra para dito kay Sidney Onmubere at kay Jeremiah Gray. Ngayon, masasabi natin, syempre kung titignan natin, parang lamang dito ang Ginebra dahil si Anthony Semerad magagamit nila agad. Samantalang ito si Jeremiah Gray ay meron pang ACL injury. Pero itong si Sidney Onmubere, yan talaga sa tingin ko tinatarget ng NLEX dahil kinakailangan nila ng isa pang big man na magagamit. Dahil alam natin yung talagang center ang problema nila. Kahit hindi center ito si Onwubere, at least pwede nila yung gamitin na stretch 4 na may 3-point shooting. Mukhang yan ang hinahanap nito ngayon ng NLEX. Ito namang si Semerad, pwede yan magamit ng Barangay Ginebra. Dahil syempre ito isang mahusay na defensive player. At alam din natin na ito ay isa sa mga spot up 3-point shooters na pwedeng magamit ni Coach Tim Cohn. Magiging maganda siyang kapalitan ni Jamie Malonzo dito sa rotation. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin sumusuko itong Converge Fiber Access na makuha itong first round pick ng Blackwater Bossing. Alam natin na itong Blackwater Bossing ay number 2 dito sa draft. Number 1 of course itong Converge at number 2 itong Blackwater. Mukhang gusto ng Fiber Access na makuha itong draft pick ni Coach Jeffrey Carriazo dahil talagang magiging seryoso sila sa pag-rebuild. Pero syempre ang tanong, sino naman ang pwedeng i-offer nitong Converge para makuha yan? Sa tingin ko, base dito sa pag-analyze ng mga insiders, lahat ng players ng Converge available maliban lamang dito kay Justin Arana. So ibig nitong sabihin, pwede nilang makuha itong first round pick ng Blackwater. Kapalit kahit sino, kahit si Stockton, kahit si Shawnee Winston ang ibibigay nila. Ang tanong ay kung papayag itong si Coach Jeffrey Carriazo. Dahil alam natin wala na yung leading scorer nitong Blackwater. Si Troy Rosario, unrestricted free agent na yan. Sigurado hindi yan babalik sa Blackwater. Ito si Ray Nampata, kahit itrade na nila dito sa TNT Tropang Giga. So maraming problema itong Blackwater Bossing ngayon. So tignan natin kung anong mangyayari dito. Ang maliwanag, itong Converge Fiber Access, handang makipag-trade kahit sa ang team, independent, SMC, or MVP group, basta kinakailangan nilang gawin, ay masiguro na yung kanilang lineup ay magiging mas malakas kumpara dito sa season na ito. Alam natin, very disappointing ang performance ng Converge, pero nangako ang management na magre-rebuild sila at magsisimula yan sa pagkuha dito kay Justin Baltazar sa darating na draft. Kung ito mangyari, masasabi natin na itong Converge Fiber Access ay magiging isa sa mga top teams. Ang tanong na lamang ay kung sino ang tatanggapin o hihilingin itong Blackwater kapalit ng first round pick nila. Dahil syempre, pag-aaralan niya mabuti ni Jeff Carriazo.